Kayo ba'y nag-iisip ng tamang solusyon sa mga problema na inyong sinapit? Mga mana kay Papa, anong dapat gawin? At kanino kayo dapat lumapit? Yeah, Mr. Taxman! Mga baluktot ba'y gusto nyong labanan upang makatulong sa pamahalaan? Pero sino nga ba ang dapat takbuhan? Mga alam ninyo'y may mapagsumbuhan. Katiwalian ay nais mong alisin pero sa marami ito ay di pansin. Pero sino nga ba ang makakatulong at dapat tawagin? Mr. Taxman! Narito na siya, ang tunay na kakampi ng bayan, kaibigan ng mamamayan at laging maaasahan. Mr. Taxman! Magandang umaga po. It's now the first Saturday ng buwan ng June. Naku, ilang araw na lang kung ating oath-taking on the 30th noontime of June. Partner, morning. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Araw na naman po ng Sabado, first Saturday for the month of June. June 4, 2022. At samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga sa ating programang Mr. Taxman. Ako po ang inyong lingkod, Sally Ortega Bueno. Sa ating mga listeners, hindi lang po kami sa FB Live at YouTube mapapanood. Kami po yung mapapanood niyo na rin sa Channel 23. Diba? Meron tayong test broadcast. And then sa TV devices, gaya ho ng ABS-CBN. Ayan ho. May napapanood ho kami via test broadcast sa Digital Free TV Channel 23. Available rin po kami sa digital TV devices gaya ng ABS-CBN TV at Plus. TV Plus. Gayun din GMA Afford the Box, Sulit TV at iba pang digital TV receivers. Mm-hmm. So dyan po kami mapapanood at maaari rin po kayo na sa ating mga listeners kung may gusto kayong comment o kaya itanong, may kaugnahan sa inyong pagpagtransaksyon sa Bureau of Internal Revenue, feel free na mag-message ho kayo para ma-address ho yan ni Mr. Taxman at ng ating studio guest. Okay, so ilang araw na nga lang, partner, bago tayo mag-outtaking? Tayo mag-outtaking. Edi syempre sa 30, pero may inag si Inday Sara sa 19, di ba? Mauuna siya. June 19, oo, meron siyang inauguration na gagawin sa Davao. Habang kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa June 30 dyan sa National Museum, yun yung old Senate. Mm-hmm. Yan ang, alam mo, marami nagsasabi na yung lugar na yan ay isa sa pinakamasaysayang lugar sa ating bansa. At marami ang... May ilang mga dating pangulo. Pangulo na doon na rin nag-oath-take ninong araw. Mm-hmm. Anyway, i-congratulate ko lang itong incoming na budget secretary na si, ang tawag naman sa kanya, Mina eh. Pero siya si Amehan Pangandaman. Dati itong chief of staff ni dating Senator Edgardo Angara. And then naging chief of staff din itong si Senator Loren Legarda noong siya yung chairman ng Committee on Finance. At naging, ano pala ito, no, deputy sa Banko Sentral, and then naging music na rin in sa words, DBM. Nasa financial circle siya. Eh medyo, ano pa rin ito, bata pa ito eh, itong si Mina Pangandaman. So congratulations. Congrats. Oho, siya yung makakatrabaho ng Senado at Kamara sa pagpapasan ito. Lalo na, malapit na pag-usapan yung 23 budget. Bubuo na sila. Ito yung magiging unang pambansang budget under the Marcos administration. Tama yun. So yun, anyway, yun naman na pipili ng susunod na administrasyon na maging miyembro ho na economic team, eh medyo acceptable sa nakararami kahit sa business sector. Kahit mga lawmakers, sabi nila eh, mukhang mahusay yung mga napipili na miyembro na economic team, group. Economic managers nitong Marcos administration. So yan, sana nga po, dahil kailangan makabangon ng ating ekonomiya mula dun sa pinsanang dinulot nitong COVID-19 pandemic. Partner, isa ka palang mahalagang pangyayari para sa ating mga kasamahang mga manggagawa ay na-approve na yung additional na halaga para sa minimum wage. At ang mahalaga dyan, suma total ng ating bagong wage earn para sa mga wage earners, yung mga minimum wage, ay wala pa rin tax yan.
Kasi hindi pa rin sila abot ng 250,000 a year. Oh, at saka meron tayong batas na if it is minimum wage. Tax exempt ka. At meron pa rin mga tax benefits yan. Oh, okay. Pero yun ho, para effective na no yung dagdag sa sahod ng mga magagawa dito sa Metro Manila. So dapat yung payroll natin, namin pala, kahit paano, may mga konting pagtaas na maramdaman. Oh, kamas yan na konti, kahit na paano makakatulong yan. Oo, lalo pa ngayon, tataas na naman ang krudo, itong gasolina, tataas naman ang presyo. Kaya na talagang mukhang wala ng big time. Na naman daw parang 6 to 7 pesos daw sa diesel. So, magkano? 6 to 7 pesos, ang narinig ko kanina. Sa diesel. Pero sa gasoline, hindi ko alam kung mga 2 pesos. Kaya baka umabot sa punto na magkapareho na lang or mas mataas pa ang presyo ng diesel sa gasolina. Baka mas mataas pa, lalabas na mas mataas pa. Ayun pa naman ang ginagamit ng mga karamihan ng mga pang pasahero. Mass transport. Yan ang ginagamit. So, yun. Kaya dapat talaga nagkaroon ng adjustment sa sahod ng mga manggagawa dahil tumataas po ang gastusin ng ating mga... Lahat tayo, tumataas ang gastusin. Yan nga eh. Tataas daw yung mga processed meat. Tataas din yung... Nagtaas na ba ang tinapay? Yung tinapay daw eh. Talagang tataas yan. Oo, sa tuloy pa rin itong gyera. Sabi nga nila, nandiyan ako. Tumaas nga ng konti yung sako ng arena. Pero ang... hindi nakikita ng ating mga kababayan yung mga ingredients na pumapasok bago magawa yung pandesal. Mm-hmm. Hindi lang arena. Kaya nga, so dapat pala ang sinasabi, maghanap ng pwedeng alternatibo ang ating mga involved mga bakers, sa bakers para ho huwag tayong maapektuhan mabuti nitong shortage doon sa trigo na dyan nga sa... diba, dito ang naging problema kasi ever since ay masyadong dependent tayo sa trigo o sa wheat. Mm-hmm. Pero marami naman tayo mga local products na pwedeng gawing substitute. Mm-hmm. Kamote, sabi nga nila. Yung kamote raw pwedeng. Totoo, kasaba. Pwede din daw. Tapos lagyan nyo daw ng mga para maging healthy, yung mga malunggay, kung ano-ano. Lalagyan na lang kung ano-ano mga pwedeng pangdagdag ng, nutrients, ikaw nga. Mm-hmm. Matutulungan pa natin yung mga farmers natin, and at the same time, hindi pa magiging mahal yung presyo ng tinapay. Mm-hmm. Yung nga sabi niya... At saka matutulungan yung mga local farmers. Mm-hmm. Ang sabi nga, para maiwasan tumaas ang mga presyo ng bilihin, pahusayin natin yung production nung mga kinakailangan nga na mga raw materials or sangkap para ho sa paggawa ng tinapay o iba pa. Basta maiwasan natin kaganyan para magkaroon tayo ng sapat na supply ng pagkain, damihan natin ang production, pataasin natin ang production ng mga magsasaka natin at bukod sa magkakaroon tayo ng sapat na supply ng pagkain, may iwasan pa na sobrang pagtaas ng presyo. At ang sinasabi nga nila na walang ibang makakatulong sa atin para makabangon ka agad. Kung hindi tayo. Local production eh. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari, lahat ini-import na lang natin eh. Kasi sabi nga nila, mas mura daw mag-import. Ang problema dyan, bottom line, itong mga local farmers natin, mga fishermen, lahat-lahat na yan, apektado sila at hindi nagiging productive. Correct. Alam mo partner, hindi nakapasa bago nag-adjourn si Nidia ang sesyon nitong 18 Congress, itong RCEP, ito yung parang kasunduan sa mga bansa sa Asia na parang kagaya ng World Trade Organization, WTO, na sabi hindi naman daw na talo tayo bilang maliit na bansa. Ito naman sa mga Asian countries, itong RCEP. Mukhang hindi ito nakapasa bago mag-adjourn si Nidia dahil maraming concern din ang mga mambabatas dito nga sa naturang parang treaty din ito eh. Na magiging bukas ang ating kalakalan sa mga bansa dito sa Asia. Pero may mga concern yung ilang mga senador kaya hindi nila ito... Naipasa. Mukhang walang enough vote. Ang nangyari, tinalakay na lang muna nila itong RCEP nga na tinatakot. Hindi, baka naman sakali itong bagong papasok na Kongreso. Mapagtuunan ng pansin yan. At doon, kasi wala nang time ikanga eh. Ang RCEP is Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement.
Sino ang mga ano dito, mga signatories, mga Asian o ASEAN? ASEAN. Okay. Oo. Kasi yung isa yung World Trade Organization talagang worldwide 'yon. Ito regional. Ito sa Asian na countries naman ito. So ang nag-sponsor nito sa Senado ay si Committee on Foreign Relations Chairman Senator Coco Pimentel, pero yung maraming senador during the deliberation ang nag-express ng kanilang concern. O sabi ni Senator Kiko, makakabuti sa ating industriya at serbisyo, pero posibleng maapektuhan doon yung ating agrikultura kung walang intervention na gagawin yung pamahalaan. Kaya nga siguro, kung sabagay kailan pa mag-convene ng susunod na Congress, diyan mid-July, no? July 25 yung opening. 25. So, siguro naman, baka i-prioritize nila yung mga kinakailangan i-prioritize at magtunan nila ng pansin. Yun talaga makakatulong sa ating bansa. Yan ang isang concern ni Senator Tito Soto. Ang sabi niya, hindi daw tayo handa dahil parang walang mga safeguards kagaya nangyari dun sa World Trade Organization. Sabi naman Senator Lacson, para daw tayong langgam ang Pilipinas kumpara sa China na maikukumpara sa elephant habang maituturing na baby elephants daw ang Japan at Australia, katulad naman ng kabayo yung mga bansang South Korea, Singapore, Malaysia at New Zealand. So parang nakita nila na mukhang baka maging agrabyado na naman tayo dito. Kaya kailangan pag-aralan mabuti. Dapat may safeguards para maproteksyonan. Yun ang nagiging problema eh. Pag alam mo, kadalasan marami silang hinahabol bago magtapos ang itong Congress halimbawa. Kaya nga, yung mga maliliit na bagay na dapat mapagtunan ng pansin, ay binabaliwala na nila. So, in the end, mukhang tayo ang nagiging agrabyado. Correct. So, at least, hindi nagpadalos-dalos itong mga mababata sa pag-approve nitong RCEP. Anyway, hello to Ramon Abadillo. Good morning daw, Mr. Taxman. Morning. And then, good morning, Sir Jer Flores and Cel Ortega, watching from Santa Rosa, Laguna. Mm-hmm. Hello to Lizane Stoney. And then, meron din tayong babatiin pala mamayang happy birthday. Lagi nakikinig dito sa ating programa. Naku, 15 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga bago natin i-introduce ang ating studio guest. Meron ba tayo, Papa? Makinig muna tayo ng musika. Oo. Alin tayo na kaya din nila dyan? Yung ating battle cry ng ating mga taga-BIR. Okay, pakinggan ho natin. Bawat isa sa atin ay mahalaga. Pagbango ng bayan, tayo ay sama-sama. Walang maliit na ambag sa gustong tumulong. Lahat tayo'y magkaisa para bansa. Pagsubok iyong pinili, natuktin ang tungkulin sa bayang minamahal natin para sa Pilipino. Ang buwis natin sa mga young professionals, bayani kayo dahil nagbabayad kayo ng buwis. Salamat. Sa ating mga servicemen and women, salamat sa inyong ambag. Sa mga bayaning teachers na nagbabayad ng buwis, maraming salamat po. Ating mga bayaning taxpayers ng MPS, apektado man tayo nitong nangyayaring pandemya, maraming salamat sa pagtupad sa ating tungkulin na magbayad ng tamang buwis. Sa
Sa ating mga small and medium taxpayers, maraming salamat po sa ibinabayad niyong buwis. Sa young entrepreneurs at brave startups, layanin po kayo sa pagbabayad ng buwis. BIR recognizes the contribution of all taxpayers, from the smallest to the biggest. The taxes you pay impact the lives of our fellow Filipinos. Despite the challenges of the pandemic, you have chosen to be outstanding citizens by paying your taxes. For that, you are heroes. Mula sa mga profesional at maliliit na negosyo, from the startups to our large taxpayers, we appreciate your timely payment of the correct taxes. Walang maliit na ambag, lahat ang may contribution para sa bayan. The BIR is here to serve you. We endeavor to create and execute programs that will make payment of taxes easy and convenient. We train our revenuers to be utmost professionals. Our systems and processes focus on customer service. The BIR would like to be the enabler of our modern-day heroes, our taxpayers. We want to support you every step of the way. Asahan niyo po ang patuloy na magandang serbisyo mula sa amin. Salamat po sa inyo. Kami po ang BIR, naniniwalang ang pagbabayad ng buwis sa bayan, tapat ng kabayanihan. Kahit sino ka man, ikaw ay bayani. Sa kabila ng pagsubok, iyong pinili. Sa bayan, tatak ng kabayanihan. So, magpakabayani ho tayong lahat. O, kinakailangan yun eh. Oo, lalo na sa panahon ito. Anyway, partner, ating mga guests mula sa Revenue Region 5, Caloocan. Revenue, di ba Caloocan pagkasal? Revenue Region, Caloocan. Pero sila po ay from RDO 26, Malabon, Navotas. Sila po ay kapwa, nawala ko yung mga pangalan nila. Revenue officers. Oo, mga revenue officers dyan ho sa RDO 26 sa Malabon, Navotas. Ba't nandilit ko yun? Pakilala mo si Rusty Magtoto. Rusty Magtoto po, ma'am. And? Emiel Fernando. Si Emiel, ayan, okay. Yeah. Rusty and Emiel. So, kapag sinabi natin RDO 26 sa Malabon, Navotas, ilang barangay meron kayo dyan?
So pinagsama lang ma'am ng ano malaban na butas nasa mga 27 barangay lang siya. At I heard, partner, na parang natapos na sila sa proseso noong adjustment ng zonal value, di ba? Yes. So, para ano ito? Para sa dalawang bayan? Para sa dalawang series? Malabo na botas na. Ah, okay. Gano'n ba, gano ba itinaas? On the average? Average siguro, nasa mga times 3. Times 2 yung ibang ano. Times 2. Oh, gano'n. Ah. Bakit? Pinakamalas yung times 3. Opo. Kailan yung last valuation ninyo, yung in effect? Yung ginagamit po namin ngayon, 2015 po, po eh. Mm-hmm. 20? Ah, so matagal. Yes, ma'am. So, ang last nyo na nag-adjust, 2015. Yes, ma'am. Kaya dahil ngayon ay 2022 na, medyo ang taas ng adjustment. Oh. Ah, bakit medyo natagalan? Di ba every 3 years dapat dati? Yes, ma'am. Dapat ang revision ng zonal value, yun nga eh. Di rin namin po ang ano. So, ibig sabihin, halimbawa, ngayon, eh, ganitong halimbawa, 20,000 per square meter, magiging times 3. Usually, ma'am, ganun po. Oh, ganun. So, ano yung mga areas na talagang apektado doon sa times 3 na bagong valuation? Anong klaseng profit? Anong classification? Yung mga, ano sir, yung mga na-develop na usually mga nagiging commercial area na. Uh-huh. Yun ang tumataas ang Anong mga lugar ito? Malapit ba ito sa mga coastal area na naging commercial or something? Usually sir, yung mga ano, yung mga bagong daanan lalo po sa Malabon, yung may area po doon na nagiging commercialized. Sa may MH Del Pilar, okay. Sa may Tugatog po, ma'am. Usually yun, yung kahaba na yun, nagiging commercial na po siya. So yung zonal value noon, ma'am, na dati eh, usually mga na residential. Uh-huh. Naging commercial. Opo, maging commercial. So, kailan effective ito? Wala for pa. For approval sir, pa ng DOF. Nasa na? Anong stage na? DOF? Nasa Office of Document? So ibig sabihin yan, baka yung bagong administrasyon na ang mag-approve dito. So in-expect nyo bago matapos yung taon, at least ma-implement yan, malaking tulong sa inyong district. Yes, ma'am. Pero dahil doon sa laki ng may times 3 na lugar, during, nandun ba kayo? Nakasama kayo doon during the public hearing? Or aware ba kayo kung naging madugo ba yung public hearing, yung mga violent reaction? Tawag lang ba na violent reactions? Marami ba? Nandun ba kayo during the time? Ma'am, iba po yung members na umaatid po doon na ano, ibang revenue officer po. Mm-hmm. Pero, mga team na ano po. Pero anong info nyo, isang beses lang na nag-public hearing? Hindi. Ang pagkakaano ko, ma'am, nakailang revision din po. So maraming ano, marami ring mga nag-object, marami ring so ano, gaano katagal yung proseso, yung consultation process, which would include public hearings? Usually nang nag-ano sa amin, ang nag-start ito nung panahon nung dumating ako sa sir, October 2020 sa Malabon. Mm. Mm-hmm. Doon na sir, sinisimula na nila eh. Nagsisimula na noon, dumating kayo. Lumipat ka doon. Opo, nagsisimula na po yung sa zonal valuation, yung revision. So dahil ngayon, hinihintay nila approval from DOF, tumataas ba ang inyong mga one-time transaction? Di ba yan, bago ma-implement talaga? Sa ngayon, maraming nagahabol. Oo, nagahabol. Na-observe nyo ba kung tumaas yung onet nyo? Anong pa rin, ma'am eh. Ganun pa rin naman po eh. Mm-hmm. Siguro, ang ine-expect namin ito pagka yung patapos na yung amnesty ng estate, yun. Kasi yun ang na-experience namin last time, sir. Yung deadline ng amnesty ng... Doon nagdagsaan yung mga aplikante. Eh. No, eto ngayon po, palapit na naman po ang 2023. Mm-hmm. Yun na naman, expect na naman namin na... Mm-hmm. Maraming taxpayer naman ang pupunta. Kumusta ba? Marami bang nag-a-avail ng amnesty natin on estate tax? Emiel, sa inyong district ngayon? Sa district po, yung mga application for the amnesty, ano po siya, madami din po. Kasi dahil naging aware na sila dun sa previous na 2 years and then na-extend po. Uh-huh. So yung awareness po, yung naging factor para medyo dumami po yung applications natin for the estate. Mm-hmm. Pero continuous yung inyong reminder kasi hanggang next year na lang eh, di ba? Baka palapit ng palapit eh. Oo, eh, baka yung iba makaligtaan nila dahil Diba kasi sinasabi, next year pa naman yan, hanggang nakalimutan na nila. Basta ang bottom line yan, tandaan nila, na itong amnesty ito nagkaroon ng extension.
And remember that this amnesty is a congressional amnesty. Hindi ito yung administrative lang na si Commissioner lang, si Secretary of Finance na nag-approve niya, no? May amnesty tayo. But this one, alam mo, first time ito yun, nagkaroon ng congressional amnesty. So, kung sakali man mag-expire itong extension na ito, huwag na nilang asahan na magkaroon ng basta extension. Because even the Commissioner, the Secretary of Finance, cannot extend what is by law, mag-expire na by June next year. Pero magandang makumusta, mukhang maganda ang collection nitong Malabon na botas this year, di ba? Parang na-mention nyo kanina, nagkukwentuhan tayo na sa lahat ng district ba, dyan sa Revenue Region 5, kayo ang nakaka-goal. Sila na nakaka-goal. Yes, oh, so talagang masigasig si RDO Elmer, yes, si Attorney Carolino. Yes, sir. Oh, so sa inyo ina-attribute, bakit maganda itong inyong collection for the first, ilan na, hanggang second quarter ng taon? Most collections namin, through enforcement activities po, which includes yung audits and then yung mga task force po namin. Mm-hmm. Kasi yung mga onet po namin, hindi po siya kasing laki sa ibang mga districts. Mm-hmm. So mostly from enforcement po talaga yung bulk ng collection. Mm-hmm. Eh di ba karamihan ng inyong mga taxpayer dyan sa Malabon na botas, manufacturing, tapos yung lagi mong binabanggit yung bulong-bulungan. Pardon, pag-usapan natin yung bulong-bulungan yan. Pakilala muna natin ang mga panawin, mga ating programang dito sa ating himpilan. Babalikan ho natin ang ating mga studio guests, pero bago ho yung time check, nakubatingin ko lamang mo ng happy 24th birthday. Lagi nakikinig sa atin, Angelo Redaha, mula po yan sa Malolos, Bulacan. Mm-hmm. So, happy birthday! Mr. Taxman! Yeah, the Taxman! E-W-I-Z! Mr. Taxman! Sa second half na ho tayo na ating programa. Ating yung ating mga taga-subaybay, yung mga nanonood sa ating programa, nasubukan nilang mag-tune in sa digital free channel TV. Mm-hmm. Channel 23. Nandiyan na po tayo sa Channel 23. Ang DWIC mapapanood na po ninyo at kami nasa test broadcast ngayon. Okay. Anyway, kasama pa rin po natin ating mga studio guests. Nasa second half na ho tayo na ating programa. At ating mga kasama ay mga sa RDO 26 Malabon na botas. Parehong revenue officers sina Restituto o Resti Magtuto at Emil Fernando. Yeah. May nabanggit kayo kanina, parang may revenue circular na ipinalabas ang BIR na paano to? Suspended muna yung pag-i-issue nyo ng mga LOI? LOI po, ma'am. Oh. Letter of Authority. Authority? Nalo po. Oh, ano yun? Paano yun? Paki-explain mo nga yung nilalaman niya ang circular. Yan. So, yung RMC po natin regarding this is RMC Revenue Memorandum Circular 76-2022 mm-hmm. and then Revenue Memorandum Circular 77-2022. So, dalawa yan. Yes. Unahin natin yung una mo binanggit. Yung sa 76, it covers yung tinatawag po natin na task forces created through revenue special orders, mm-hmm. operation memoranda. Mm-hmm. So, yun po yung coverage na masusususpend. Yung effectivity po is May 30, and then suspended po siya until further notice. Mm-hmm. So, walang definite date po kung kailan siya mag-revenue. Hanggang kailan? Walang definite ano ito? Wala. Indefinitely? Yes. Okay. Until further notice. Until further notice. Mm-hmm. Siguro ang the way I look at it, hinahayaan na muna na i-suspend yung mga ganyan. Mm-hmm. At kakaroon kasi transition. Oo, kasi transition period na ngayon eh. Mm-hmm. Parang sa mga nakalipas, kapag nagkakaroon transition, ginagawa din yata yan. Parang by tradition. Oo, by tradition. Pagbigay din sa bagong papasok na mamumuno, magkaroon siya ng free hand mm-hmm. kung anong gusto niyang mangyari. Mm-hmm. At yan naman ay para sa kapakanan ng pagsiservisyo ng ating kawanihan para mm-hmm. sa mga taxpayers. Mm-hmm. So, for the meantime, suspended itong pag-i-issue nyo ng mga letter of authority, tama ba? Yes, yes. Ma'am. Mm-hmm. So, for further notice. Mm-hmm. Okay. Meron lang tanong yun.
May texter po, good day, MN Sir Jerry and Ma'am Sally. Kindly ask BIRRDO 26 officers if certificate of publication of extrajudicial is required for filing of estate tax. Linawin mo mabuti. Kindly ask ito the ating mga guests na taga BIRRDO 26 if yung certificate of publication of extrajudicial is required for filing of estate tax. Yung publication requirement. Requirement ba yun? Actually, sa amin, ma'am, pagka nagpa-file at nababayad po ng estate tax at yung filing ng estate amnesty, hindi na po namin i-require yun eh. Mm-hmm. Under training law ata, tinanggal na po yung publication na yun. Yung six months. Renewed na yun. Yung requirement na yun. Under training law. Kasi normally, under normal situation, pag mayroong magsisettle ng estate, mayroong extrajudicial settlement, may requirement pa of publication ito ng three times yata. It should be published three times in a newspaper of general circulation. Yan ang wala ng requirement na ganito? Under amnesty, wala. Pero under train law, meron pa rin o wala na din? Tinanggal na rin sa train law? Sa estate po, wala po talaga kaming requirement for publication. Publications. Kasi may tinatawag po kaming checklist of documentary requirements. Mm-hmm. So, dun sa checklist po, hindi po naka-enumerate yung certificate of publication. So, pag wala po siya sa checklist, hindi po hindi requirement. O, ayan. So, malinaw na po do sa ating texter na si 09287497844 na hindi po requirement. Pag mag-file kayo ng estate tax, yung publication. Ang totoo niyan, partner, extra gastos pa yan. At extra delay. Kung three times yung publication, ay normally mga ganyang judicial publication, general circulation yan. Mm-hmm. Pero it's not as regular as yung mga daily newspapers na ano. Mm-hmm. Kundi meron talagang mga publications. Mm-hmm. They specialize on judicial notices. Mm-hmm. Kaya yung mga ganun setup na yan eh. At saka diba parang against ito dun sa ease of doing business na batas na meron tayo. Tapagal. Na kailangan nga mas mabilis na nga ang pakikipag-transaction ngayon. Diba, para matapos ka agad. Correct. Yes. O pahirapan nyo pa yung makababayan na mag-avail nito. So sabihin niyan, magbabayad na, patagal pa. Anyway, meron din recently na inilabas, na-discuss na din namin to last week, yung para sa mga senior citizen at mga PWDs, lalo na kung sila ay nakikipag-transaction through online. Ano nga ba yun? Paano ba? Meron na bang paraan para ma-avail pa rin yung mga hindi benefits? Hindi, unang-una, meron ba silang working arrangement o meron ng rules and regulations? Some online seller. Implementing rules. Diyan sa bagong pinalabas na yan, it's just some kind of an amendment doon sa regular law on benefits for the PWDs and senior citizens. So under Revenue Memorandum Circular Number 71-2022 po yung pinag-usapan natin, which aims to provide guidelines na provision ng mandatory statutory benefits and privileges po ng mga senior citizens natin and persons with disabilities through online e-commerce and phone call SMS. So yun nga po yung nabanggit nyo, ma'am, na online po yung target ng ating Revenue Memorandum Circular. Kasi ngayon eh, usong-uso yes, na yan, di ba? Yes, na po, ma'am. So ito po, kasama niya po is yung tinatawag natin na Joint Memorandum Circular. Mm-hmm. Yun po yung naging basis niya din, Joint Memorandum Circular 1-2022, pero para yung kay Mr. Taxman po na internal na regulations, rules and regulations, I think hindi pa po siya naglalabas, pero yun lang pong Joint Memorandum Circular yung pre-provide po nila. Mm-hmm. Ano to, kayo nagkaroon ng ganyan? Dahil marami ba mga senior citizens and PWD na nagreklamo or kaya nagsasabing hindi nila na-avail yung mga benefits nila sa online transaction? Ang napapansin po ng mga senior citizens and PWDs na hindi po siya masyadong na-apply online kasi di ba pag online po yung mga mechanisms po ng mga sellers natin, hindi pa sila streamlined para mag-deduct ng 20% and then magkaroon ng VAT exemption. Unlike pag
yung physical presence po, di ba, parang na-adjust nila agad kasi makakausap po agad yung seller na bakit wala yung ganitong deduction, bakit hindi na-apply yung VAT exemption. Pero pag online, since hindi po tayo nag-meet personally, face-to-face, hindi na agad napapansin na hindi pala yun na-deduct. So ito pong joint memorandum circular, further na ina-emphasize niya o bawasan niyo ng 20% discount, tapos ipabayaan niyo yung senior citizen or PWD na mag-avail ng VAT exemption. And then yung pinaka-process po niya is pwede siyang i-deduct upon seeing na kung wari nag-deliver na po yung purchases niyo, ibabawas niyo na pag nandun na po yung nagde-deliver or ano. So i-call niyo na attention dito online seller. Yes. Hindi ang tinitingnan ko diyan on the part of the BIR. Ano ang possible maging problema ninyo pagdating sa monitoring? Yung pinaka possible po nun is yung mga accounting records po ni taxpayer. Hindi pa po siya ganoon ka-streamlined or hindi po natin easily ma-check. Kasi nga po, since online po yung transaction, yung mga paper audit trails natin, yun po yung nawawala pagka online yung transaction. So paano, anong nakikita niyo yung para ma-address yun? Yung Ma'am, sa ngayon kasi yung isang mga online seller ang ginagawa namin usually, ma'am, pagka may ginagawa kami mga surveillance para kasi hindi naman lahat ng online seller sa mamamonitor namin. So ang ginagawa na lang po namin, nagra-random. Random? Yes. May mga surveillance. May mga ginagawa na rin po kaming action. May mga mechanisms in place po, na. Okay. Na para kahit pa paano, at least ma-inform yung mga taxpayer na kahit online sila, nandiyan ang BIR. Para sila kung nakaregister na talaga. Alam mo, nakikita ko rito, yung mga malalaking kumpanya, yung mga established na, well, they're on a regular, part of the regular business is online. Pero ang tingin ko dyan, kung saan mahihirapan ang BIR, yung mga small, medium businessmen na they're venturing on online business. Yun ang palagay ko na nandoon ang problema ng BIR kung paano ang effective monitoring na magagawin nila na at least, kung hindi man 100% makapagbayad ng buwis itong ating mga businessmen na nandyan sa negosyo ngayon, ay at least maumpisahan na sila ay magbayad ng tamang buwis. So may way pala kayo para i-monitor o magkaroon ng surveillance sa mga online seller? Yes, ma'am. Actually, ma'am, last time sa FB kung sino yung mga online seller na mga taga Malabon na covered ng jurisdiction namin. Uh-huh. And then, kung may makita kami, pinapadala namin ng letter ng letter para man sila na makapag-register man lang doon sa BIR. Pero marami na naman na involved sa online selling na nagre-register. Yes, ma'am. Yes, ma'am. May mga nagpupunta na sa district. Uh-huh. May mga kumukuha na sila ng accountant para ipa-register yung negosyo nila. Hindi, paano ito? Nag-seminar na rin sila. Ano yung kanila mga obligasyon kahit na online seller. At siguro kapag sa seminar sila, kasama na sa dapat inyong inform sa kanila yung kanila obligasyon na bigyan ng resibo. O resibo, and at the same time yung mga sa PWD at sa mga senior citizen. Yes, okay ba on face-to-face lang inyong mga seminar or online pa rin? Sa inyong district? Kasi ngayon pinag-uusapan ng partner, gawing optional ng pagsuot ng ng face mask. Alisin na daw state of emergency, sabi na ilang mga negosyante. Pahay ka ba, partner? Para ayoko pa. Hindi, alam mo. Parang halo naman, may Zoom pa rin po kami, at the same time may face-to-face. Hindi rin kasi pinupuno yung lugarin. Balikan ko nga yung monitoring ninyo ng itong bagong lumabas na circular ba yung regulation? Yung online discounts ng mga kaagibat yan, yung mayroon ngayong ongoing project to monitor mga social or media influencers. Kumusta ba yung ginagawa ninyo doon? Kasi mukhang lumalago ang negosyo ng mga TikTok. Well, sir, yung unang hakbang na ginawa namin dyan, sir,
to the information na kailangan unang-una naka-register sa BIR yung nila business. And then nagka-conduct din po kami ng mga tax mapping kung kumpleto yung mga requirements nila para magtayo ng negosyo, katulad po ng mga resibo, books of accounts, at yung mga ibang reportorial requirements na kailangan nila para magnegosyo. Yun naman ang namin na unang hakbang na ginagawa. So yung kung yung examination pa ng books ngayon, sir, wala pa kami. Wala pa yun? Yes, sir. Teka, may tanong dito mula kay Capri. Good morning, Mr. Taxman and Miss Sally. Morning. May I please be enlightened, what percentage of the zonal value be charged to pay the estate tax? Bakit po para ang taas ng tax sa estate tax at meron pang documentary stamp? What for? What percentage of the zonal value? O pakisagot. Percentage of zonal value? Usually, ma'am, ang naman natin, tax rate natin sa estate tax under amnesty, 6%. No, uniform na yan, di ba? Yes, ma'am. Eh. So, at saka walang doc stamps yan. Yes po. Opo, walang doc stamps na. Ito kasi, itong dapat malinawan. Mm-hmm. Marami kasing mga, well, under this amnesty, merong mga mandatory heirs na nag-waive ng kanilang rights. Yes. Wag na yung nag-waive in favor of the estate, kundi nag-waive in favor of one of the mandatory heirs. Yes. Ngayon, dyan nagkakatalo dahil nga yung valuation nung portion na dinodonate nila to a particular heir ay current ang so valuation. At ang pag-current na yan, may documentary stamps na kasama yon. Yes. So yun ang naging problema. Mm-hmm. Bakit daw napakataas? Ay, ang problema bakit nga... Bakit may documentary stamp? Oh, the amnesty only talks about deaths prior to December 2017. Mm-hmm. So, anything that happens after that, mm-hmm, ay covered na nitong bagong... Ang train law. Oo. Mm-hmm. So, yan ang problema. Yung mga nagdo-donate ng portion of their inheritance to a particular beneficiary, ayun, doon na nagkakatalo. Yes. Mm-hmm. Opo. So, yan. Oh, na-address na siguro yung kay Capri na ating isa sa mga, yes, nakikinig. So, basta under train law, uniform 6%. Yung ano po, ma'am. Siguro, ma'am, i-clarify din po natin. Siguro medyo, yun po yung common na nangyayari sa mga taxpayers. Medyo nalilito sila kasi po, ang estate, sabihin nila may namatay po. Mm. Pero kapag pinaprocess na nila at nga po meron po tayong involved na isang heir, nagkakaroon po tayo ng dalawang transaction. Mm, yung isa po is for the estate, which is para dun sa namatay. Mm. And then the second transaction po is the waiver of right or the donation itself. Mm. So yung estate per se, wala po siya. Yung kung estate lang po, may namatay lang po. Mm. Wala po siyang documentary stamp tax. So, ano lang po siya, the estate. Hindi, dagdagan mo pa ng isa yon. Kasi kung yung mag-asawa ang namatay before 2017, dalawang transaction na yon. Ayun po. Basta, pagkatapos may nag-donate pa. One of the heirs nag-donate. For as many as there are donations, kasi kung minsan maraming heirs yan eh. Mm-hmm. Yun ang ganong karaming transaction sa mangyayari. Okay, so yan. O, na-clarify na sana, no? So, sa ating mga listener, kung meron kayong mga concern, i-message nyo lang po para ma-address ni Mr. Taxman at ng ating mga listeners. Mm, tama yan. Mm-hmm. Anyway, kasi magkano ang inyong goal for this year? 3 billion, tama ba? Yes, ma'am. Ang pero namin, kayo, ang goal namin is 3.8 billion this year, 2022. Pero ngayon, For the year yan. For the whole year. Oh. Mukhang ang ating mid-year kasi kapag natapos pa yung June, di ba? Oh. Pero kayo, naka-collection na. As of May 31, ma'am, nasa 1.6 na kami. 1.6 billion. Kalahati na. No? Kasi ang kalahati ng 1.5, di ba? Mm. Oo, so i-sustain nyo lang ito, di ba? At malaking yung may tutulong. Alam mo, pardon, yan ang keyword, i-sustain. So confident kayo, Resty, na ma-meet nyo yung goal hanggang end of the year. Okay. Basta patuloy lang po talaga yung namin, yung performance na, pati yung effort talaga na makakolekta po talaga. Mm-hmm. Na ano. So ano yung mga tinututukan yung programa dyan sa inyong district? Tayo muna, partner. Yung problema palagi sa Malabon, yung bulong-bulungan, na-solve na ba ninyo yung problemang yun?
Actually, sir, sa ngayon, sir, ang yun nga yung diniscuss din namin kay RDO. Sa ngayon kasi, sir, meron ng mga pag-aaral. Ang na lang kasi, sir, implementation. Mm-hmm. So, dahil nga lang po sa RMC, hindi muna namin parang... Pwede i-discuss. Yes po. Oh, oh. Kasi nga, naka-stop ano po. Mabulabog. Tama yan. Aaral na, sir. It's a question of planning and implementation. Yeah po. Kasi, talagang time immemorial yung problema ng bulong-bulungan na yan. Hanggang ngayon di pa nasosolve talaga. Totally, nawala ng problema. Ganyan na, pag maski na bulong-bulungan niya, ganito na talagang voice mo dyan eh. Opo. Wala pa yun, hindi pa nakarating dun sa stage na yun. Na, ngayon na, sir, ano na eh, may mga plano na at ano na lang eh. Oh. Kumbaga, for kung, implementation. Opo eh, kung di lang na ano yung sa RMC, kasi, baka ngayon year, ma-implement. Dahil yun nga, na-suspend mo din muna. Alam mo kasi yung problema ngayon, endemic sa kanila, hindi pandemic. Itong, so tuloy pa rin yung bulong-bulungan. Yes, ma'am. Nandiyan pa rin yan eh, talagang hanggat siguro hindi mailalabas yung implementation ng rules and regulations dyan, tuloy-tuloy pa rin na ganyan ang practice ng mga nandiyan sa negosyo yan. Kahit nung nagka-pandemya, bulong-bulongan, di ba bawal nga mga ano, merong physical distancing? At a distance. Baka naging ano na sign language kasi hindi pwedeng ano, magbulong. Ay, bawal hindi ka, magbulong. Hindi ka pwede, may meron nanonood eh. So, kasi marami nga sa inyo, mga manufacturing, sa ano to, marami kayong ginagawa na stock taking. Yes, ma'am. Oh. Previous month, yun usually ang ginagawa namin nga. Although matrabaho yan, di ba? Yes, ma'am. Inventory stock taking, POS reading, yun sa mga ano po. Sino yung isinasailalim nyo sa ganun, sa inventory stock taking? Normally po yung mga ano natin, it's either unregistered po sila or yung mga tinatawag natin na TAMP, na may mga taxpayers po natin, yung medium taxpayers din po natin. As TAMP officers po, required po kami i-monitor yung changes nila, lalo sa significant changes po ng inventory nila and then sa sales nila and purchases. So, if ever... Significant changes, ibig sabihin, biglang bumaba? Opo, yun. Biglang tumaas, biglang bumaba. At biglang tumaas? Yes, yes, ma'am. Kasi, ano din eh, inventory po kasi yung pinag-uusapan. Uh-huh. So, pag tumaas, biglang tumaas yung inventory mo, bakit ano nangyari? Bakit biglang bumaba? Ano so, yun po yung mga nagiging mga candidate na tinatawag natin for stock taking. That's yun po. Eh kasi pagka stock taking, di ba sabi mo partner, kung yan ay pako, bibilangin mo lahat yung stock nilang pako. Tama yes, ba? Ma'am. Ganun po. Alam mo, napakarap mag-stock taking. Sa ano, sa butika, yung sa gamot. Sa gamot. Yung retail store, naku, napakahirap niyang magbibilang ka ng tablet. Opo, kasi kailangan po talagang i-physical count eh. Mm-hmm. Yung inventory nila eh. Tapos ang pagbabanggay namin dun sa reporting nila. Ay, teka muna. A few minutes to go. Baka meron kayong nais paalala. Reminders. Deadlines. Ah, tapos na yung May 30, ano? Yung doon sa may gusto na yung attachment. Yes. Tapos na yan. Baka meron pang gusto maghabol. Ano pang pwede nating i-remind sa kanila? Meron pa mga deadlines? Ngayon ay June 4. So next week ba? Or sa mga susunod na legal? June 10. Ano on June 10? Expanded withholding tax at withholding. Withholding tax on compensation. And itong pong June 6, ma'am, deadline po ng ano, doc stamps. Doc stamps. 5th day of the following month po kasi ang ano eh. So, June 5, June 6 ang mag-deadline. Oh, dahil it falls on a Sunday, so first working day is 6. So, ngayon ba, marami na uli nagbubukas ng mga business sa inyong district? Kasi di ba, ano na, maluwag na, parang back to normal na tayo ngayon. So, marami na uli nagpapa-register para mag-open ng negosyo? Yes, ma'am. Marami na rin mga sa amin, mga new business registrant. Marami na nagpapa-compute din ng mga doc stamps sa mga leases, mga lease rental na gano'n. So, yung mga yun, pagka gano'n may mga bagong bukas ng negosyo. Maraming nagpapatayo ng high-rise condos dyan sa lugar ninyo. Namo-monitor ba ninyo yon? Yung mga pre-selling, yung mga ganun eh.
May mga kondo-kondo na ba dyan sa inyo? Yan nga po, medyo hindi pa po siya ganoon ka-significant po sa Malabon na Votas. Mm-hmm. Unlike sa ibang mga municipality cities po. So sa amin, parang hindi iba pa po yung mga focus activities namin. Mm-hmm. Hindi pa po siya doon naka-lean towards. So, ang ganda na inyong collection. So, gaano karami ang inyong thumb taxpayer? Yung sa percentage, hindi po namin Pero marami kayo. At ikaw, nakatutok doon? Every revenue officer po sa district, meron po kanya-kanyang assignment for the thumb. Mm-hmm. Yeah, kasi at least, congrats dito sa RDO number 40. 26. Oo, dahil napakaganda ng kanilang performance pagdating sa tax collection ngayong first 5 months of the year, ma'am. No? From January to May, sila ho sa buong RD or Revenue Region 5 ang nakaka-goal. So sana masustain nyo yan. Para, saan ang opisina ninyo? Fisher Mall Malabon po. Fisher Mall Malabon. So nagre-rent pa rin. Wala pa kayong sariling bahay. Wala pa. Okay. So bye-bye time, partner. Oo, sige. Tayo magpapasalamat sa ating mga naging panauhin dito sa programa, Mr. Taxman. Mga revenue officers na RD 26 Malabon na Botas. Sa pamumuno yan ni RDO Elmer Carolino. Dising RDO. At saka, patiin na rin natin si Director Jerry Dumayas. Hi, Sir Jerry. Sa ating mga naging panawin, revenue officers si Rusty Magtoto at saka si revenue officer Emil Fernando. Marami pong salamat. Maraming salamat. Pagkat yung usapan natin at sana naunawaan na meron ka pakinabagan yung ating mga nakikinig sa ating programa, Mr. Taxman. So, until next Saturday, Mr. Taxman, Jerry Flores. Belated happy birthday sa aking kumarin si Beth Sumagpang at ganyan din belated happy birthday uli kay Angelo Redaha ng Malolo sa Bulacan. Ako po ang inyong lingkod, Sally Ortega. Ay, ito ko, happy birthday to Dr. Maricar Guevara Estrada. Ayan po ay Maricar Guevara Estrada. Siya ay sister-in-law na ating kasamahan, ating news director na si Judith Estrada Lariño. Anyway, ako po'y magbabalik mamaya 12 to 12.30 sa IC Balita Nationwide at mamaya 2 to 3 in the afternoon sa ating programang Usapang Senado. Ang tabayanan, nakikita ko na po si Attorney Lorna Kapunan sa kanilang programang Laban para sa Karapatan. Bye! Sumayin niyo ang programang Mr. Taxman. Yeah, I'm the Taxman. Programang tapat na maglingkod sa bayan hanggang sa susunod na Sabado. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, muli tayong magsama-sama sa programang Mr. Taxman.